I will worship thy holy temple and praise thy name for thy loving kindness and for thy truth, for thou hast magnified thy word above all thy name. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita. Muli na yung pag-aaral ng Panginoon upang kami po ay magbigay po sa inyo, Panginoon. Nakita namin ang inyong pangalan ay magnificent. Ito po ay kagalang-galang, but yung pong tinaas ang inyong pangalan, ang inyong salita above all thy name. So makita po namin ang prominence ng inyong salita ngayon. Ito mag-magnify sa aming buhay, sa aming panambahan, Panginoon. Kaya pinupuri ka namin sa katotohanan. Kayo pong malulhati. At in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Gandang umaga po ulit sa lahat. Hindi na ako nag-ano. Mainit eh. Hanggang summer na. Okay. So, ang title po muli nito is Word of God Magnified. Word of God Magnified. Sinabing magnified ay pinapalapit or pinapalaki. Okay? Or say, tinataas. Sabihin, gusto ng Diyos, ang focus natin, hindi yung puro praise and worship, maganda yon, kinumad niya yun eh. Kaso, ang gusto natin, ang gusto niya, okay, para sa atin, aralin natin yung sinasabi niya, kasi, especially sa mga panluloko, diyan nayayari yung tao. Pag hindi nila alam yung salita ng Diyos, yung details, yung ibig sabihin, ang sinabi ng Diyos, tapos yung iba, ganyan ang panluloko ngayon eh. Ang daming Christian group. Bandang huli, ano? Niloloko pala iba. Nililigaw na sila. Kasi, hindi nila alam yung salita ng Diyos. At kung may alam man sila, may konting tama, may konting mali din. So, kaya ang Diyos mismo, gusto niya itaas natin yung kanyang salita. Taas natin yung pangalan niya, okay yan. Pero yung salita niya specially, intindihan ba? Alamin natin. Intindihin natin. Ganun sa ministry, alam niyo po, sa maraming ministry, nag-focus na sa ibang bagay. Yung Baptist na lang medyo matindi-tindi sa salita ng Diyos. Pero kahit mga Baptist ngayon, nakita ko, na lulus focus. Na pupunta sa mga secondary things. Like music, yung mga pakyut, yung mga ano man yan, pera, building, napupunta na doon. Eh, yung building na yan, maganda nga, talagang pinagkatiwala sa inyo, pero, eh kung kayo naman yung maisira, bandang uli, hindi mo alam yung gagawin sa building nyo, kasi ang gastos-gastos na, yung mga tao, hindi naman natututo. Kasi naikinig-kinig rin sa side, mga CCF. Minsan, kahit mga pastor, sinasabi, ano, eh, buti pa iglesia, ganyan. What? May mga ganun po, sumasabi nga nun. Anong gusto mo sabihin? Gayahin natin yung mga yan? Dahil pinagpala sila ng Diyos, quote and quote. Ang pagpapala talaga dito sa salita ng Diyos, eh, kaya sinasabi niya, tinataas niya. Kung may gusto malaman ng Diyos, alam naman ng lahat ng tao, ang Diyos ay makapangyarihan. Amen? Ngayon, minsan okay yun. Praise the Lord. Paalam natin sa Diyos, sa tao, makapangyarihan siya, mabuti siya, tama rin naman yun. Pero marami pong detalye sa salita ng Diyos na kailangan din natin malaman. Katulad nga niya, pag may mga nunluloko, nas napansin na natin. Okay? Napansin natin, may mga nunluloko, anong gagawin mo? Okay, kung di mo alam yung salita ng Diyos, wala kang magagawa. Ganun pala yun eh. Ang dali palang lokohin ng tao. Ang daling galukoy ng mga Kristiyano. Eh, ikaw, isa ka pa eh. Di mo alam gagawin mo. Kasi hindi mo inalam yung salita ng Diyos, andito rin pala yung tulong. Andito rin pala yung prinsipyo. Andito yung katotohanan na pwede mo panlaban dyan. Okay? Kaya ganun po ginagawa natin dito. Sana huwag kayo masosobran. Diba? Nag-swimming tayo last time. Yun na yun. Kuhata na tayo for this year at least. Okay? Itong church natin, hindi tayo mag-focus sa mga happenings. Amen? Kung may happenings man tayo, salita pa rin ng Diyos yun. Katulad ng mga seminar. May konting kainan, pero Bible ulit, aral ulit. Ganun po tayo. Amen? Mga programa pati sa bata, yung mga programa sa bata, dapat masaya yan, programa yan. Ganun pa rin yun. Gagawin natin, salita pa rin ng Diyos kahit sa mga bata. Amen? Kasi yun ang gusto ng Diyos. Itaas yung salita niya.
at ang pangalan niya, eh, pero mahigit sa lahat ng salita niya. Okay, so, natapos mo natin last time. Asa na ba yun? Medyo mahaba po kasi maraming mga andito po eh, no? Yung mga verses about the Word of God, tumali kasi ito. Pero yung mga passages, nakita natin salita ng Diyos. Ano ba yung salita ng Diyos? Okay? Basically, ganito po, isa-summarize ko para sa inyo, para sa mga, sinong wala dito last Sunday morning? Sunday morning, wala? Ayun. Ay, salamat, dito si Christian, ha? Okay, ito ngayon, si Juliana, okay? So, kaya, isa-summarize ko sa inyo, ha? Pag sinabing salita ng Diyos, ito na yun. Bible, okay? Hindi itong ano, wala tayong pakialam sa yung mga leather-leather. Nakakatulong lang yan para madali natin bit-bitin yung salita ng Diyos. Pero salita talaga ng Diyos, yung nakalagay. Okay? So may mga preference tayo sa magandang Bible, malaki yung print, pag may, malabo na yung mata mo. Pero kahit anong mangyari dyan, basta yung salita ng Diyos, tama, accurate, yun ang salita ng Diyos. Eh hindi, Pastor, may mga salita sa Satanas dyan, di ba? Yun ang mga objection ng iba eh. Sabi. Pero nakakompile nga siya sa Bible, ibig sabihin, kahit may mali dyan, sinabi naman, nililaw ng Diyos, sa salita ng Diyos, na sinabi ni Satanas yun, pero alam natin na sinabi ni Satanas yun. At therefore, alam natin na mali yun. Nakita niyo yun? So, hindi natin, uy, salita ba ng Diyos yung salita ni Satanas? Kasama yun. Amen? At alam natin mali yung sinabi ni Satanas, therefore, nasa context siya ng salita ng Diyos. Kaya pag pinag-aralan mo yan, hindi masamang mabasa natin sinabi ni Satanas kasi alam naman natin yung context. At yun ay masama. At later, alam naman natin si Satanas ay talo. Amen? At nakikita nga natin, ang ganda nga natin, alam natin yung sinabi ni Satanas para parang yung mga ano po, mga military ngayon ang ginagawa nila, inaalam nila lahat ng galaw ng kalaban nila. At pag alam mo ang galaw ng kalaban mo, panalo ka. Amen? Ay, meron na silang ano, yung US, alam nila lahat eh. Bilang nila po yung ilan yung ano, aircraft carrier ng China, dalawa lang naman. Ibig sabihin, tansyado nila yun na hindi a-atake yan sa ganito at hindi yan a-atake ng ganito. Kasi alam nila eh, yung kalaban nila. Amen? Huwag ganun tayo. Dapat alam natin yung kalaban natin. At si Satanas, nakita natin na manluloko siya, nag-focus siya na anong tawag sa Satanas? Ibig sabihin niya, accuser. So, tandaan niyo po yan. Pag ina-accuse kayo ng ina-accuse ng ina-accuse, napatawad na nga kayo, gawa ni Satanas yun. Tandaan niyo yan, okay? So, yan. Kaya, andito yung salita ng Diyos, andito yung salita ni Satanas, pero, alam natin na Satanas yan. Amen? At talo siya. So, yun lang ang gusto kong isabihin, ha? At last week din, marami po ito, no? Binasa namin isa-isa, hindi ko na isa-isa ngayon. Pero, basta ang ibig lang sabihin ng salita ng Diyos, magbigay tayo ng mga ilang selected dito, sabi sa Proverbs 35, every word of God is pure. Okay, pag binabasa niyo ito ngayon, eh, parang bastos naman yun, yung ano, adultery. Diba? Ang dami nitong kalokohan, pero nakikita mo again in context. Later, paparusahan sila ng Diyos. Therefore, na matututo ka ngayon, hindi ko nagagawin yun. Amen? Ngayon mga sinasabi dito, mga bastard, alam yung bastard? Yung mga anak sa labas, masama yun, pero yung nakita natin yung iba, ginamit pa rin ng Diyos. Kilala nyo si Jephthah? Oh. So, ginamit siya ng Diyos, pero may pagkaloko-loko rin. So, pinausahan siya ng Diyos sa mali niyang ginawa. Pero sa ginamit siya ng Diyos. So, yun ang gusto ko sabihin. Anong sabi? Every word of God is pure. He is a shield unto them that put his trust in Him. Nakita niyo yung shift ng focus? Kanina, salita ng Diyos. Tapos ngayon naman, yung nagtiwala sa Diyos. Paano magtiwala sa Diyos kung di mo alam sinabi niya? Amen? So, dapat alamin mo yung sinabi ng Diyos at nakikilala mo ang Diyos sa sinabi niya. Kung ano sinabi ng Diyos, ah, ganun pala ang Diyos. Okay, ano ba? Sabi sa, ito yung mga analogy natin, para siyang punla, para siyang buto. Okay, sabi sa Luke 8:11, and now the parable is this, the seed is the word of God. Kinumpara yung word of God sa isang buto, na katulad nga itong iba, makukulit, pero, nasa church sila. So, tinataniman sila sa salita ng Diyos, yung iba dyan, makukuha nila. Jesus is the Savior. Man, nakuha nila yun. May nakuha nila yun. Mga bata. So, tinatanim natin sa kanila yan at maganda yun. Amen?
First Peter naman 1:23, okay, kaligtasan po to, sabi diyan, being born again not of corruptible seed but of incorruptible by the word of God. So paano ka naligtas? Salita ng Diyos din ang ginamit ng soul winner. Kaya ngayon, mag-aaral ng soul winning ha. Pabasa mo sa kanya, pag hindi niya nabasa, direct i-quote mo. Basahin mo word for word, saka mo siya gamitin sa tao. Kasi nang nagliligtas, sabi dito, salita ng Diyos. Amen? At hindi siya nawawala. Ito yung live forever. And then, ibang bagay pa, ito yung sword. Okay, sabi ng ating Ephesians 6:17, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Okay? So, yun lamang po. Anong bagay pa ba dito? Ito po, marami sa Old Testament and New Testament, ang salita doon ng Diyos ay dumarating. So, para dumarating ito sa'yo, hinataw ka ng Bible? Hindi, di ba? Pag ikaw, sinilang ka ng salita ng Diyos, yun, dumating sa'yo yun. Or, nagbabasa ka naman, okay, yung ibang detalye ni-reveal sa'yo, habang binabasa mo yung salita ng Diyos, doon dumarating yung salita ng Diyos sa'yo. Okay? Yung iba, babasa, hindi naiintindihan, pero ikaw, pwedeng gamitin at talagang laging ginagamit ng Diyos ang kanyang salita. Amen? Dumadating yan. So, ito yung mga propeta, dumating yan sa pag-aaral ng salita ng Diyos. And then, ang salita ng Diyos, binabasa, pinapakinggan, pinipreach. Pag nakinig mo na, naaral mo na, pinipreach yan. Hindi yan kinakahiya. Tinutulo yan sa iba. Hindi mo pagbabawalan yung iba. Yung mga Hudyo po, merong sobrang taas kasi ang tingin sa sarili nila. Merong sa ina-apply sa kanila lang. Hudyo ka ba? Hindi mo kailangan malaman to. Yung mga ganun po sila. Yung mga batas na applicable lang daw sa kanila, hindi sa iba. Mali yun. Sa atin, lahat siya pinipreach natin sa lahat ng tao. Okay? Pero syempre, proseso din. Yung mga hindi paligtas, di natin tuturuan nung hindi pa para sa mga hindi ligtas. Para sa kanila muna, maligtas muna sila. Amen? Amen. Sana intindihan niyo po yun. So, pinipreach, tinuturo, basahin ko isa dito. Sa Acts 4:31, sabi dyan, when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together and they were all filled with the Holy Ghost. And pagkatapos sila na filled Holy Ghost, sabi niya, and they spake the word of God with boldness. Kasi yung nagpipreach, katulad ginagawa ko ngayon, pero pag sa labas kasi yung ginagawa natin, soul winning po yun. Okay? So dito, nag-aaral tayo mga ligtas na yung mga tao dito, karamihan. Okay? So iba po yun. So, pero salita pa rin ng Diyos yan. Ano pa? So yung iba naman, kinakalaban yung salita ng Diyos. Okay? Ito yung mga negative about the Word of God. Mabilis lang ito, sabi nito, making the Word of God of none effect sa Mark 7:13. Through your tradition which ye have delivered and many such like things you do. So ganito po yan ha. Kung salita ng Diyos tinuturo, iba naman kinakalaban naman. So napansin ko po yan, kaya yung ibang ginagawa nila, paano nila nilalabanan yung salita ng Diyos? Iba, binabago yung salita ng Diyos. Iba pa yun. Yung Catholic po, kilala sila dito nung nagkaroon ng Reformation. Kaya daw pala, dati yung tanong ko, ba't ang gaganda nung, ano, nung sa church? Catholic? Gumagastos pa sila doon. Walang ilala si Michelangelo. Okay, yung pala yung tamang pronunciation dun eh. Tayo, Michelangelo. Pero, Michelangelo pala. Anyway, anong ginawa ni Michelangelo? Yung mga sculpture. Si ano naman? Da Vinci. Yan ang pinakasikat, di ba? Nag-uukit, nag-drawing si Da Vinci. No? So, yung... Bakit sila gumagastos ng ganun? Tapos, pati ang dinidesign nila yung wall, ceiling. Ang gaganda, bakit? Dati hindi ko naintindihan yun, pero nung tinignan mo sa history, yung time pala na yon, kaya nila talagang nagbuo sila ng pera para pagandahin yung church. Alam yung bakit? Dahil godly ba sila? Hindi. Pero kasi yung time na nagkakaroon nga ng reformation. Ibig sabihin, ang daming humihiwalay sa kanila. Kasi alam nila, loko-loko pala yung mga Pope and therefore yung mga taga-sunod doon. So, ginamitan na nila ibang bagay, hindi salita ng Diyos. Ginamitan nila lang art. Ayan, kaya yung mga nag-study sa kanila, mga arts. Mga ama arte. Oh, pagandahan ng building, kailangan ba yun? Para alalin yung salita ng Diyos. Yung iba tayong kilala. Kung saan sila makapag-meet, yun na yun.
Pero maganda, pag pinipit sa salita ng Diyos, natututo pa rin yung tao. Hindi yung sayang. Hindi sayang yung pagpunta nyo. Hindi sayang yung pakikinig nyo. Kung nakikinig kayo. Sayang talaga yan pag hindi kayo nakikinig. At least yung iba kasi gusto makinig eh. So hindi sayang. Man, hindi natin kailangan na napakaganda. So ginamitin po ng ganun yung mga tao, kinakalaban nila yung salita ng Diyos. Yan lang gusto ko sabihin. At sa 9:6, importante dito sa Romans 9:6, sabi doon, not as though the word of God had taken an effect, for they are not all Israel which are of Israel. Sabihin lang, yung ibang bagay, ibang salita ng Diyos, kahit makapangyarihan, para sa ibang tao, nawawala ng silbi, nawawala ng kapangyarihan kasi kinakalaban nga. Okay? So, yun na lang po muna. No? So, dito tayo sa ating mga points na. Naka 1 point lang tayo last week. So, paano ngayon? Paano? At bakit tayo dapat i-magnify yung salita ng Diyos? Bakit natin kailangan laging ibida yung salita ng Diyos? Salita na naman ng Diyos. Arali na naman. Pag-aralan, ibibida. At hindi lang basta bidang bida na yayabang mo. So, di na mo naintindihan. Dapat, di ba, ganun na salita. Iniintindi muna bago i-preach. Nakakita na ba kayo nagsasalita? Hindi niya alam sinasabi niya. Natawa ka dun eh. Hindi tayo dapat ganun. Nakita ko yung isang hindi ko maalala kung nag-preach sa amin yun eh, sa dahil din. Basta may isang batang preacher daw. Ang galing mag-preach pero sigaw ng sigaw, hindi mo alam kung naintindihan niya. Yun ang problema. Sigaw lang ng sigaw, inuulit lang parang parot. Alam yung parot? So, hindi tama yun. Kung mamagnify mo salita ng Diyos, aralin mo muna yan, intindihin mo. Hindi mo mamagnify yung salita, hindi mo nga naintindihan. Intindihan ba? Kung ano ako, nagsasalita ako, tapos, okay, gusto. Niniwala ba ako sa'yo kung hindi mo naman ginagawa? Hindi ako maniniwala sa'yo. At di rin ako natutuwa sa'yo. Amen? Pero pag di nakita kita, pinapakinggan, nag-soul winning na rin. Kung ano yung sinabi ko, hindi naman eksaktong pinaparot, pero yung idea doon, doon na nakutuwa, okay itong taong to. Hindi katulad ng iba, sinabihan lang na huwag malate, hindi pa rin may apply. Kasi nga, hindi nakikinig, hindi mo nakita intensity ng salita ng Diyos. Pag ganun, wala, walang dating sa'yo. Wala kang pakinabang doon, kawawa ka. Eh, pastor, ikaw ang kawawa, hindi ako nakikinig sa'yo. Ikaw kawawa doon. Kasi ako, continue mag-preach, gagawin ko to sa rest ng buhay ko. Ikaw, ano ka? Yung kumukunta sa ng salita ng Diyos, yun ang kawawa. Magtinigasan mo yung puso mo. And then, may ibang pastor pa naman dyan. Sigurado ka? Pag nabalita ka, kunwari, kilala niyo ba si... Kunwari lang, si Allen. Kilala niyo ba si Allen? Oh, nag-church siya amin 10 taon, walang natutunan eh. Sa palagay mo nga, anong gagawin sa inyo ng ibang pastor? May tanim na to, itong matigas ulo nito. Tsatsagain ka nun, pero... Di mo maiiwasan na, andun na yung mangka ka na. Kaya nga, kahit kayo, di ba, sa mga kahit sa anong school, lalo dati, yung private school ng mga sikat dati, hindi na tumatanggap ng estudyante, basta-basta yan. Anong klase ka ba estudyante? Baka maging kahihiyang ka dito. Alam niyo ba yun? So, ganun din, last time, may tinanggihan tayo. Alala niyo? Gusto daw mag-church dito. Eh, ako, gusto kong tulungan. Eh, nabalitaan ko, ganito pala yung ginawa. Ano gagawin ko? Ang hirap ng ganun. Kaya sabi ko sa inyo lagi, ang salita ng Diyos, naunahan ko tuloy sarili ko, pero bakit natin dapat itaas yung salita ng Diyos? Number one, natapos natin last time, dahil ito ang magpupuri sa Diyos. Nabanggit ko kanina, hindi ako natutuwa sa iyo, andito ka nga, hindi ka naman nakikinig. Ang Diyos ganun din. Hindi ko sabi, may dalang Bible si Yesha. Siguro, binabasa niya yun. Sana. Diba kasi, daling bit-bitin ito, yo. Bit-bit lang, eh. Ang mahirap niya, babasahin mo na naman. Diba? Yung talaga may schedule ka ng basa, tapos iintindihin mo pa. Kaya, napupuri ang Diyos pag mamaya, babasahin mo na naman. Mamaya, babasahin mo na naman. Bukas, babasahin mo na naman.
Sabi niya, no, I will place thee with my whole heart. Ang puso mo, ang tinutukoy niya lagi, yung sincerity natin. Amen? Ano yung insincere? Walang, wala sa puso. Pag nasa puso mo, talagang napupuri ang Diyos. Okay, natapos natin last time. Natapos din natin yung pangalan. Importante yung pangalan ng Diyos, pero mas maganda yung salita ng Diyos. I mean, pag inaral mo yung, ako, hindi ko, okay sa akin na tawagin mo akong ano, pastor, ginagalang mo ako, Pastor Ace, Pastor, okay sa akin yun, tuwa na rin ako, pero bandang huli, iba naman yung ginagawa mo, hindi ka talaga naikinig. Sabi ko, kunwaring magalang lang to, di naman pala. Intindihan nyo yun? Ako, mas gusto ko yung naikinig kayo sa akin, natututo kayo, nabanggit ko last time, kahit wala akong regalo sa birthday ko, kung ano kayo, nakikita ko kayo, talaga, naku, wala na kayong kailangan, ano, saludo na ako sa inyo, nakita kong sumusunod kayo sa salita ng Diyos. Amen? Natapos din natin last time, yung toward, ibig sabihin, not only physical, use the word of God, yung katotohanan. Okay? Nabanggit ko rin kanina yun. Okay, din tayo rin sa pangalawa. Verse 2, sabi niya, I will worship toward thy holy temple and praise thy name for thy loving kindness, for thy truth, for thou hast magnified thy word above all thy name. Okay? Nasaan na ba yun? Sabi diyan, loving kindness. Sino magsasabi dito ng mapagmahal? Sino bang kilala niyo mapagmahal na tao? Huwag natin matapos na, Kim. May kilala mo mapagmahal na tao? Wala. Hindi kita may sisi. Hindi. Pero meron yan. Pero, kumpara lang natin, mapagmahal ba si, kunwari, si, sino mong ano ngayon, si Bongbong Marcos? Kasi nag, hindi ko rin alam, hindi ko sinusundan kasi, alam ko yung mga politiko, mga pangkunwari yan. Amen? Mapakita yan ng, ba't tinatawag na Lenny Lugaw? Nagpakaya mo siya ni Lugaw? Hindi ko alam. Okay, hindi ko sinusundan kasi talaga eh. Pero, minsan yung ibang, yung pagmamahal nila peke. Amen? Alam nyo ba, gusto ko lang sabihin dito, yung salita ng Diyos, yan mo mapapakita talaga na mahal mo ang tao. Okay, may nakita akong meme, shinare ko lang last time, di ba? Gustong-gusto nyo yun eh. Totoo yun, paano mo makita mahal mo yung tao? Bigyan mo siya ng bigas? Maganda rin yun, bigyan mo sapatos? Pwede rin. Pero pag shinare mo siya ng salita ng Diyos, lalo pag makulit, tapos pupunta mo pa sa bahay, tapos talagang share mo, as in, parang maligtas siya. Yun ang pinaka pagpapakita ng pagmamahal. Amen? Kaya yun din po yung point natin dito. Kaya gusto natin kita sa salita ng Diyos. Kasi dyan mo talaga mapakita na mahal mo yung tao. Hindi yung bibigyan mo lang, dali lang, lalo yung mga mapera. Ay, binigyan mo siya ng ano, ng sapatos. Kasi 50 pesos lang yun, madali lang yun. Kaya dito, alam yung pinakamahirap na ginagawa ko dito yan, makinig kayo. Ang hirap! Kasi iba, walang pakialam. Kasi iba, ganyan pa. Tapos pagdating mamaya, parang wala kayong narinig. Ang hirap nung ganun. Tapos next week, pinipicture ko naman yung itsura ko, pinipicture ko naman yung gagawin ko na naman yun. Kaya misang gustong gayahin yung style ng ibang pastor. Hindi ko gusto. Pero alam mo na, natutokso ko. Alam mo yung style nila? Hinihiwalay nila yung bata doon. Para walang makulit. Tapos magsasaya-saya yung mga bata doon. Tapos iisipin ng mga supporter nila, ay, inis din sila sa mga bata. Kahit hindi natuto yung mga bata. Kasi hindi naikinig. Kasi naglalaro-laro lang sila doon. Manunod sila ng video. Kasi tawag nila doon, kids church. Hindi ganun ang church. Amen? Ang church, natututo yung mga tao, salita ng Diyos. Alam nila, galit yung Diyos dito sa ganyan. Alam nila yon. Kahit mga bata, ganun ang church eh. Ganun ang church. Kaya nalulungkot ako sa iba kasi naintindihan ko na wala yung magulang nyo dito, yung iba dito, iniwanan nyo lang dito para wala akong makulit sa bahay. Kaya sinatsaga namin kasi yung pag-asa namin na alam ko
Pag yung taon ay yung kahit bata ay nasanay sa salita ng Diyos, at least yung attention span nila madagdagan. At hindi yung attention span, yung nakikinig at least nakaupo, salamat na nakaupo na si Allen ng ganyan. Later next week sana umatin ulit si Allen, si Inigo, makinig, matuto. Amen? Yun lang ang gusto ko eh. Kasi nakita ko salita ng Diyos, ang dahil makulit dito, iba niyan, mapahamak later. Pero yung iba na nakinig, matuto to. Amen? Kaya number two, yun ang tunay na pagmamahal. Yung ibang pastor, hindi na. Hindi ko na-tsatsagayin to. Ano bang ginagawa niyo sa mga bata sa inyo? Yun, hinihiwalay namin. Eh, hindi naman ganun ng church. Bahala na, at least mukha kang ano, nagigalang-galang ka dun. Iba silang programa na hindi naman biblical. Pero kung hindi nila tinutunan yung salita ng Diyos, wala yun. Amen? Galit pa si pastor. Kaya point ko dito, sabi dito, hateful iba, ganun. Feeling nila pag hateful, sumisigaw yung pastor, kala nila galit. Alam mo, mahal ka ng pastor pag tinutunan ka ng salita ng Diyos. Amen? Lagi yun. Andiyan ang totoo, pagkasama ang totoo, kasama minsan yung galit. Ganun yun eh. Alam ka namang mali na ginagawa mo, nakutuwa pa sa'yo. Pangatlo, sabi sa verse 3, in the day when I cried, thou answerest me, and strengthened me with strength in my soul. Masin nyo ba yun? So, salita ng Diyos, alam nyo ba, nagbibigay ng lakas? Obviously, spiritual to, ha? Spiritual. Paano ka naman lumakas, sinigawan ka lang? Eh, maniwala ka, isa pa ba ako, minsan, nakakalakas din yan. Pag na-sermonan ka, kanina, babanjing-banjing ka dyan, pero na-sermonan ka, anong gagawin mo? Hindi ka na ganun. Eh, lalo, pag salita ng Diyos, pinapalakas ka niya, okay? Basahin natin sa ibang verse, sabi sa Zechariah 4:6. Zechariah 4. Sabi dyan, makibasa nga po kayo naman. Ready, go. Then he answered and spake unto me, saying, this is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, not by might, nor by power, but by spirit, save the Lord. Okay, very famous yan, verse na yan. Pero simple lang po yung sabihin ganito yan, ha. Ibilisan ko lang. Yung panahon na to, ang laki ng problema nila, nasakop sila, pero salamat, pinabalik sila. So ngayon, gagawin nila yung kalooban ng Diyos ngayon. Excited na sila ngayon, gagawin natin. Gagawa sila ng temple, ibabalik nila yung dapat nila yung balik. Ang hirap nun, di madali. Kasi katulad yan, sa ating ngayon, may mga makulit, may mga hindi nakikinig. Paano mo yan irarali? Paano yan susunod sa Diyos? Yun ang masama, yun ang mahirap. Diba? Pag leader ka, problema yan. So kasi sabi ni ng Diyos, kay Zechariah, paano natin gagawin yan? Eh, kailangan malakas tayo. Kailangan yung mga yan, pokpokin mo para sumunod. Tama ba yun? Minsan, pagloko-loko talaga, di ba? Pero hindi ganun ang paraan ng Diyos. Hindi matutupad ang salita ng Diyos ng lagi pinupokpok mo na yung mga tao pag takot na sa'yo para mga authoritarian, ano, di ba? So sabi niyo dito, by my spirit, not by might nor my power. Hindi susunod ang tao sa'yo kasi malakas ka, tatako, papatayin mo sila. Pag Diyos ang pinag-usapan natin, pag sunod sa kalooban ng Diyos, pagtupad sa kalooban ng Diyos, sabi dyan, it's by, anong kabaligtaran ng power tsaka might? Spirit ng Diyos. At ano yung Spirit ng Diyos? The Bible. Turuan mo yan. Kaya ito yung aking hope dito. Alam ko, ibang makulit dito, hindi ko yan nakatawin ng ano. Unless talagang loko-loko, di ba? Alisin natin dito. Pero hindi ako umaasa sa inyo, tatakutin kayo para mag-soul winning kayo, ha? Ha? Hindi, palo. Yung mga bata, okay lang yan. Soul winning, napakahirap. Kaya ngayon, anong papatakbo sa inyo? Anong papasunod sa iyo? Spirito ng Diyos, salita ng Diyos. Amen? Mahal, pagmamahal pa rin ng Diyos yun. Okay, kahit parang hateful. Pero sabi dito, there is strength. Okay, andyan ang lakas ng Diyos. Pag inaaral natin salita ng Diyos, hindi tayo basta-basta matatalo ng kaaway. Malakas tayo. Yun, spiritually, malakas. Okay? So number one, praise and worship. Number two, love is reflected. Salita ng Diyos. Pangatlo, nasa ang lakas natin, nasa salita ng Diyos. Pang-apat, balik tayo sa ating point, ating text.
Verse 4, sabi dyan, all the kings of the earth shall praise thee, O Lord, when they hear thy words of thy mouth. Yea, they shall sing in the ways of the Lord, for great is the glory of God. So, bakit tayo umaawit dito? Napansin nyo ba? Pag umaawit tayo, salita pa rin ng Diyos. Ba't ganun? Kasi nakafocus tayo, okay? Gusto ng Diyos, full attention tayo sa Kanyang salita. Ako minsan, gumaganyan-ganyan ako dito para yung mga mahina sa ano. Ay, kailangan pa na makinig tayo. Sige, makinig tayo. Pero alam mo, ang focus nyo sa salita. Sa salita kayo nakafocus. Sa sinasabi at therefore sa meaning ng sinasabi. Entindihan nyo? Alam nyo meaning? Yan, katulad nyo. Natin ang kalaban, no? Inilalabanan natin yan, eh. Paano nyo malalaman yung meaning ng salita? Give attention. Okay, number four, give attention to it. Paano natin ma-magnify ang Diyos? Aralin natin, i-preach natin, pero intindihin natin. Pati sa mga awit natin, salita na naman Diyos. Hindi pwede maganda yung mga awit na ng mga sumisikat na awit ngayon, yung mga puro kalokohan. Diba? Alala ko yung birthday ko naman sa Tuesday, pwede bang mag-extend tayo ng tatlong oras? Hindi. Tapusin natin to. Hindi ko makakalimutan kasi si Daddy. Eh, nung panahon namin, napakamahal ng music. Cassette yun, eh. Hindi na alam ni Kim yung ano, yung cassette. Alam yung cassette? Yung nire-rewind pa namin, yung ginagano namin yun. Mahal yun, di basta-basta yun. Ang dali pa masira. So, nung uso noon, yung mga grade 5 ako noon, ang uso noon, ando eh. Kakapangit. Pero dahil, wala ako iba, yun ang nirinig ko sa ano, pinabili ko si Daddy noon. Bakit sumikat si Ando eh? Dahil maganda yung music niya, hindi. Puro kalokohan, kabastusan. Nahihiya ako na bumili ako noon. Pero wala, eh. Bata ako, di ako naturuan. So, kaya ganun po ginagawa natin. Sa awitin natin, salita ng Diyos ang ginagamit natin. Kasi, yung pag kinakanta mo yung salita ngayon, lalo nauulit-ulit sa'yo. At pag maganda yung salita ng Diyos na inaawit mo, at napapakinggan mo, hindi mo inaawit, pinapakinggan mo, pero maganda, pinapakinggan at inaawit. Okay? Kaya dahil ang gusto ng Diyos, full attention sa salita niya. Amen? Naintindihan niyo ba yun? Attention sa salita ng Diyos. Ito mga bata, at least kahit yan, nagkukulitan na naman. Pero mamaya, aawit yan ang salita ng Diyos. So kahit pa paano, naririnig nila at may naintindihan sila. Pero maganda, makinig na rin ang preaching. Amen? So, number four, give attention sa salita ng Diyos. Minsan, yes, minsan mahirap maintindihan, pero tiyagain mo lang. Tingnan mo lang si Pastor ganyan, kahit di ka nakikinig. At least, may makukuha ka pa rin, kaysa naman di ka na lumalaban, di ba? Isang oras na naman to. Kaya nga, inaalo ko kayo eh. Makinig kayo. Sabi dyan, oh, great is the glory of the Lord. Makikita mo, ma-appreciate mo salitaan ang Diyos sa salitaan ng Diyos. Pag nakita mo gano'ng katotoo yung salitaan ng Diyos, wow, ganun pala yun. Number 5. Sabi dyan, ano pa yung maintindihan mo sa salita ng Diyos. Sabi dyan, though the Lord is high, yet hath He respect unto the lowly, but to the proud, He knoweth afar off. Medyo malalim na naman tayo. Sa Tagalog, ganito yan. Ang Diyos daw, sinong mayaman dito? Wala. Sa utang. Sa ano sabi dito sa Tagalog, ha? Sabi ko sa inyo, ang Diyos ay mataas. Ibig sabihin, mataas siya. Pero sabi dito, hindi niya nirespeto yung mga mababa at hindi rin, excuse. Ibig sabihin, yung kahit mababa ka, mahirap, sabihin natin ganun, ikaw ay parang kinikilala niya. Gusto mo ba yun? So dito, nakita nyo, di kayo pinapansin. Gusto nyo ba hindi kayo pinapansin? Pero hindi nyo gusto yun. Gusto nyo pinapansin kayo. Pero pag ang Diyos niya, yung mga lowly daw, pinapansin ng Diyos. Tapos yung mga proud, ibig sabihin mayabang, yun ang hindi niya pinapansin. Pag sinabing know it afar off, sino ba yun? Sino ba si Bill Gates? Mayaman yun. So, walang pakailaman Diyos doon. Impyerno nga yun eh.
So kaya huwag kayong mayabang. Ito dito, kaya ganun din sa church. Bisa, sino mayabang sa church? Sino mayabang dito? Hindi kaya amin. Pero sabihin ko na sa inyo, ha, yung mga attitude ng mayabang, di umaatin, hindi nakikinig. May mas alam na, ano, nabanggit ko nga sa inyo last time sa amin, sa main. Si pastor, please, parang ganito. Nasasabihin ba naman na nasa likod? Kasi professional eh. Pastor, mali-mali naman English. Mayabang yun. Di mo alam yung gawain ng Diyos. Napakahirap, tapos lalaitin mo lang sa isang bagay na walang bagay-bagay. Men, mayabang. Kaya sabi dito, malayo din ang Diyos sa'yo. Kaya huwag ka magtataka, itong taong to, pinipilit namin mapunta sa church. Kaya ba't yung natututunan? Baka mayabang. Hindi nakikinig. Sinabi ng Diyos, ganito, eh, di yan. May alam ako, mas maganda dyan. Mayabang. Hindi natututunan yung ganun tao. Maniwala kayo. Ngayon, mayabang ka later. Magkakaalaman tayo. Ang dami kong nakita. Kaya salamat ito. At least na, nasa church kayo. Isa sa mga pakinabang nyo, tsaka matutunan nyo, pag nagtsaga kayo dyan, makikita nyo yung mga ibang member. Makikita ko ito, nagtapat sa Diyos, pinagpala. Ito, nagyabang, boom, sabog. Hindi maayos sa pamilya. Kahit yung ibang may pera din, di maayos, walang kapayapaan, walang reward sa langit. Gusto niya yan? Yun yung mga nagyabang. Ay, nakita ko sa church yun. Hindi ko lahat naintindihan lahat ng bagay, pero nakaganyan lang ako, nag-stay put lang ako sa kalooban ng Diyos. Alam ko, kalooban ng Diyos na mag-stay. So, nakita ko yun, yung mga taong mayabang, unti-unti yun, pati anak nila, nagkaloko-loko. Pero ang palabas nila sa tao, magaling sila, spiritual sila. Pero mayabang pala sa puso. Ano nangyari? Hindi ko lang maano sa inyo, hindi ko lang ayang pangalanan ko, ayoko rin pangalanan yung iba. Pero makinig kayo lang. Makikita nyo yan, dekada, mag nagbigay ko na si Pamela, ilang taong ka na? 13. 10 years from now, 23. Mag-stay put ka lang dyan. Huwag kang magtatanong, eh, pastor, iba, hindi naman nakikinig sa'yo, eh. Makikita mo buhay nung mababalitaan natin. At ang Diyos ang magbibigay sa atin ng verdict. Ibig sabihin, makikita ng papatotohanan ng Diyos, na totoo yung sinasabi niya, makikita mo yung mga hindi nakikinig. Iba nga dito, nasampula na, di ba? Kahit iba, sinaga natin yun, eh. Pinaglaban natin, eh. Ngayon, mukha na rin bakla, yung iba. Hindi nakinig, inayawan yung salita ng Diyos. Siguro, ligtas, sana. Pero hindi mapapabuti yun. Sabi ito, kaya ang point number 5 natin, justice is understood. Bakit natin tinataas ang salita ng Diyos? Kasi itong mga bagay nito, ang hirap dito eh. Iba sa inyo, wala na tiwala nga sa justice sa dito eh, sa lupa. Kasi nga, talagang mga loko-loko rin minsan yung judge. Pero ako, naniniwala pa rin ako eh. Kasi ganito yan, I believe ang Diyos ay just, and then yung mga gagaya sa Diyos, maka-carry over nila yun. So, hindi ko sinasabing lahat ng judge dito, loko-loko, to the point na, huwag na, patayin na rin tayo dito. Hindi yung ganun. Yung ibang bagay, pinagkakatiwala ko rin dyan kasi yun ang utos sa akin ng Diyos. Tindihan niyo ba yun? Pero lalo na, pag nakatingin ka sa salita ng Diyos, nakikita mo, ah, yung palang justice. Maintindihan mo justice ng Diyos pag inaaral mo yung salita ng Diyos at sabi nga dito, yung mayayamay, mayabang na yan, makikita nila later. Hindi lang pwedeng pagyabang na malapit sila sa Diyos. Kasi nga, hindi. Natindihan niyo ba? Dito mo makikita sa salita ng Diyos na yung mga mayabang later, ang galing-galing nila. Si Saul, ang yabang yan. Nung naging hari siya, kasi laging, Sir, King, Hail the King. Ah, ang galing talaga hari. Nung tumalikod siya sa Diyos, ano nangyari? Yung ibang tao sumusunod pa rin sa kanya. Pero ang Diyos, malayo na sa kanya. Kaya kayo po, atin natin pa kayo dito, salamat. Kaya siguraduhin nyo, talaga nakikinig kayo. Kasi hindi pwedeng lokohin ng Diyos. Amen? So, number one, bakit natin itataas? At paano natin itataas ang salita ng Diyos? Una, purihin natin ang Diyos. Pangalawa, yung salita ng Diyos ang pag-ibig ng Diyos. Kaya mahalin natin to kasi dyan natin makikita ang tunay na pag-ibig. Okay, kahit parang hateful. Hindi, yun ang tunay na pag-ibig. Salita ng Diyos. And then, merong strength sa salita ng Diyos. Kaya dapat itaas natin kung gusto natin maging malakas. Gusto maging malakas, andito ang lakas.
i-magnify mo yung salita ng Diyos. Amen? Pagtiwalaanan mo, i-preach mo, gamitin mo sa tama. Pang-apat, bigyan mo ng attention to the point na kakantahin mo, salita pa rin ng Diyos. Magbibigay ng glory sa Diyos yan. Pang-lima, yung binanggit ko kanina, justice is understood. Pag inaaral mo yan, makikita mong ibig sa'yo ng justice. Kahit pa balukto-balukto rin ang iba yung justice, pag binasa mo salita, ayun ang totoong justice. Yun ang purong justice. Kung ano yung nabasa ko salita ng Diyos. Amen? Amen. Pang-anim, sabi dito sa verse 7, though I walk in the midst of trouble, thou wilt revive me, thou shalt stretch forth thine hand against the wrath of mine enemies, and thy right hand shall save me. Ano pang ginagawa ng salita ng Diyos? Ganito yan. So, gusto natin minsan, kung may baril sila, may baril din tayo eh. Mayaman sila, magpapayaman tayo, lalaba natin, kalaban natin. Hindi laging umuubra yun. Una, magkakaubusan lang kayo. Gusto ba ng Diyos yun? May tamang paraan at pag inintindi mo yung salita ng Diyos, doon ka i-deliver ng Diyos. Doon ka masasalba. Bigyan ko yung example. Example niya ako natin, meron dito ano. May pinag-initan tayo. Example ko na lang yung magkilala tayo sa US kasi ganun, pinag-initan sila ng mga bakla. Ang ginawa sa kanila, kinausap yung... Kasi wala silang sariling property. Kinausap yung may-ari ng property. Alam mo ba, pinipes yung mga yan. Yung mga bakla daw. Ah, ganun, ganun pala. Sige, gawin natin, paalisin natin. Ganun ginawa sa kanila, di ba? Parang unfair. Kasi pag nag-renta tayo, tapos papagandahin natin yung place, tapos papaalisin lang tayo doon, napakahirap nun. So, pero kung ang salita ng Diyos, ina-apply mo, at dito ka nagtitiwala, kahit ano pang gawin ng kalaban sa'yo, anong gagawin mo lang? Kaya ang ginawa po nila, lalo silang tumapang. Lalo silang sinuportahan ng mga kapatid. Kasi naawa sila at the same time, na-inspire sa kanila. Kasi lumalaban sila sa katotohanan. Amen? Lalo silang tinulungan, inalam na lang salita ng Diyos. So, sinong panalo ngayon? E di ikaw din. Kung magtitiwala ka, ang hirap kasi iba bumibitaw eh. Konting persecution, ayoko na. Nagkaisa ng mga bakla eh. Eh, kailangan natin gawin yun. Paano yung mga bata? Ano, suko na tayo. Sige, tanggapin na nga natin yan kasi papalayasin tayo, papalayasin tayo eh. Eh, tanggapin na nga natin yan. Hindi ganun. Ang laban ng laban, ganyan. Laban. Gusto nila ng laban, ganyan, laban. Pero tayo, hindi tayo mapatay. Unless pumasok sila dito. Self-defense. Pero... Number 6, ang tulong nasa salita ng Diyos. Pag hindi mo alam yan, kawawa ka. May pwede ka palang gawin na dapat mong gawin. Kung alam mo yung salita ng Diyos, hindi mo magagawa, bandang ulit, talo ka. Hindi ka tinulungan kasi hindi mo alam yung salita ng Diyos. Last, ito yung... Last verse, sabi dyan, the Lord will perfect. Okay, pag verb hindi perfect ha, perfect. Okay, verb kasi gagawin ng Diyos, igagawin kanyang perfect. Okay, the Lord will perfect that which concerneth me, thy mercy O Lord endureth forever, forsake not the works of all thine own hands. So pag paano ka ngayon gagawin matured ng Diyos? Maganda yung matend ng church, makinig, magbasa ka, alamin mo, intindi mo yung sinasabi niya, hindi lang yung praise the Lord, Jesus, Jesus. Uy, puto Jesus ang alam mo ba? Puto Jesus ang lumala sa bibig ko. Alam mo ba, lagi ako nasa church. Nakikinig ka ba? Iniintindi mo kasi minsan ngayon yung mahirap talaga eh. Kaya nga ako dito, anong ginagawa ko dito eh. Para at least ma-inspire kayo. Ba't kaya si Pastor? May mga bagay kasi hindi madaling intindihin ng pakinggan lang. So, meron minsan may mga emphasis. Pati yung pakinggan mo yun, bakit kaya ganun si Diyos, si Pastor sa maingay? Sana alam nyo na kanina pa. Hindi nyo naitindihan niya kung hindi kayo nakikinig. Ah, kaya ngayon, upo si Pastor para makinig ako. Isa yun. So, pag nakikinig ka na yun, ano pa? Focus, makinig, intindihin. Okay, doon ka magmamature again. Lagi natin example sa classroom, lahat ba naintindihan? Lahat gumaduate, pero lahat natuto ba?
Hindi po, maniwala kayo, ibang mga workers sa dyan, wala, walang kwenta. Minsan, yung mga bagay na very simple, hindi nila ma-apply. Kaya yung mga ibang nurse daw, salamat yung ibang nurse, linabanan nila yung bakuna na yun. Kasi nakikita nila eh, na-observe nila yung mga pinutulong ka natin, mamaya nangingisay na eh. Gagawin pa ba natin to? Sabi ng isang nurse na nagpatotoo. Salamat, hindi lahat, kasi nga iba doon, tubig lang. Pero, may something's wrong dito, kaya bumitaw sila doon, iba nag-resign. Eh, yung ibang hindi natuto, sunod lang tayo kung ano sinabi ng Department of Health. Yun na yun. May utak ko ba? Ay, may utak ba ako? Yes, oh, gagamitin ko ba yung utak ko? Malamang! Ganun din sa religion, lalo na. Eh, siyesya lang tayo. Ito yung sinabi ng salita ng Diyos. Sabi po ng pari nyo, lahat ng tao, anak ng Diyos. Yun ang sinasabi na nga. Ito yung sinabi ng salita, may kinig ka ba? Kanino ako may kinig? Eh, Catholic ako, ano mayari? So, pag ang salita ng Diyos ang pinakinggan mo, kahit ano pang panluloko sa inyo mga kung sino man yan, pakinggan mo to. Itaas mo yung salita ng Diyos, kahit kunwari, ganito, anak ka ng pari. Yes. Kunwari na, malapit sa iyo yung pari, kunwari ganyan. Ito yung sinabi ng Diyos. Anong gagawin mo? Hindi, kamag-anak ko yun, yung pari. Eh, pag sinabi kong mali yung Catholic, eh, paano yung kamag-anak ko? So what? Ito sinabi ng Diyos eh. Pag hindi ka nakinig sa salita ng Diyos, hindi ka magmamature. Okay, pag sinabing well-rounded, ibig sabihin, perfect, sinabi kaninang perfect. Sino daw magpa-perfect sa'yo? Ang Diyos. Pero anong gagamitin niya? Sige nga. Salita niya. Wala akong kilala. Kahit sa Bible, meron bang bigla-biglaan? Sige nga. Nakilala mo kayo sa Bible na biglang naging mature si Samuel. Biglang naging mature si Stephen. Bigla ba naging mature Stephen? Matindi Stephen, di ba? Sabi doon, he's mighty in scriptures. Si Apollos pala yun, si Stephen naman, mighty in the word of God. Ibig sabihin, alam niya yung Bible, si Timothy. Alam niya yung Bible. Sino ba? Si Jesus, alam niya yung Bible. Si Ezra, alam niya yung Bible. Sino ba? Wala pong nag-ano dito, automatic. Eh ako, gusto ko nun ako yung leader, magsasalita ako. Ano sabihin mo? Alam mo ba yung salita ng Diyos? Kaya sabi dito, bakit natin tinataas at tinataas salita ng Diyos para bawat isa dito? Wala na si Pastor Reyes, kahit sino pa yan. Basta tinaas natin dito, alam mo na yung gagawin mo. Pag hindi ka alam, medyo mahirap na yan. Tatay na ako, anong gagawin kong pagdidesisyon sa buhay? Alam niyo yung salita ng Diyos. Kasi ito yung tinataas lagi no, ni Pastor. Ano gagawin ko? Aralin ko to. At magmamature ka kung gano'n ang attitude mo. Hindi ka katulad ng iba na kunwari lang Kristiyano. Amen? So, tapos na tayo. Ano gagawin natin? Ang title po natin ulit is Magnify or Word of God Magnified. Pag tinaas ang salita ng Diyos, pag hindi lang ganitong taas, ah, tataas ko lagi yan, basta. Ibig sabihin, i-magnify mo, ibig sabihin, lagi mong basahin, aralin, lahat na may kinalaman, salita ng Diyos, kanta. Ayaw mo nung kanta ng mga CCF. Ayaw mo nung kanta ng mga Catholic na wala namang kinalaman sa kaligtasan, mali. Amen? Gusto mo yung accurate na salita ng Diyos, kasi nga, salita ng Diyos, may ibig sabihin, dapat sapul. Eksakto, amen? Hindi yung ginagamit-gamit lang, yung pangalan ni Jesus. Hindi tayo ganun. Okay, let us magnify the Lord in our lives. Especially, salita niya, basahin mo. Binabasa niya po ba yung Bible? Kayo nakakalam niyan. Pero pag nakikita ko, parang wala kayo natutunan, alam ko na. Joke lang yun. Dala-dala mo yung Bible dito, pero, kamusta naman? Binabasa mo ba yan? Alam ko rin dito yung mga nagtatanong sa akin, Pastor, ano yung sabihin ng ganun? Ay, nagbabasa yun, tuwa-tuwa ako pag ganun. Pag hindi na nagtatanong, hindi na ito nagbabasa. Or may dictionary siya, okay din yun. Okay? Pagkadaaral mo na, huwag mo lang manatili sa'yo. Naaral ko na yan, Pastor, ipangaral mo rin. Amen? Kantahin mo yun, ituro mo din sa iba. Pastor, mahihiyain ako eh. Huwag ka maging mahihiyain.
Alam mo, hindi pala nakakabuti sa'yo eh. Huwag mong tanggapin niya na ganyan, okay? Kanino may tutulo to sa lahat? Sa mga unbeliever, tsaka sa believer. Siyempre, iba yung tutulo mo sa unbeliever, kaligtasan. Sa anak ng Diyos, paano mag-mature. Amen? Hindi ako galit, ha? Hindi, galit ako. Sa mali. Amen? Sana ganun din kayo. Amen? Amen! Diba, makulit kasi. Buti Charmaine, hindi, no? Nakikinig ka ba? Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat. Ayan yung salita ay naitaas ngayong umaga sa aming kalagitnaan. Hindi lang po basta physically tinataas. Ito po ay pag inaaral namin to Lord. O focus kami dyan. Mga batang ito, Lord, matuto, Lord. Seryoso pala ang pag-aaral ng salita ng Diyos, Panginoon. So, tulungan niyo po ang bawat isa. Maalala namin galangin yung salita. Hindi lang sa salita, hindi sa gawa, sa pagtuturo, sa pag-aaral. Hindi namin ito, Panginoon, nineneglect. Araw-arawin namin to Lord, ang opportunity. Kung na-neglect namin, habulin namin, Panginoon, dahil ito po yung napaka-importante pala. So, I pray. Kaya po mapuri sa aming buhay, Panginoon, especially yung pangalan, but especially yung salita. So, kayo pong malalati. In Jesus' name, I pray.